Guys, if you haven't yet, please make sure to subscribe to Rai Qatar's channel. Why? Because I said so. Here at Sir Carlo Ople's crib para mag-shoot lang ng ilang mga videos dito, no? Meron kaming collaboration sa channel niya, tapos later, hanapan natin ng time na solo natin si Boss Carlo para i-feature dito sa vlog. So yun, samahan niyo lang ako, pakinggan kita ko sa inyo siguro. Sort of informal studio tour na rin to dito sa studio ni Boss Carlo Ople. So let's go! Hey guys, ako si Rai, the joke. Yo guys, what's up? This is Rai. Welcome back to my channel. So kasama ko ngayon si Boss Carlo. What's up? Boss Carlo Ople. Meron kaming very quick chat lang. Meron ako mga questions sa'yo, Boss Carlo. Fine. So, una tayo, mga favorite pickup of the year. So, sige, una yeah. Yeezy. Ano favorite pickup mo na Yeezy for the year? Kailan ba lumabas yung Clay? This year yun. So, para sa akin kasi, the best Yeezy 350 Boost V2 for the year still the Clay. Clay pa rin talaga. Followed by yung bagong labas, nasuot ko ngayon. Ano tawag nito? Pero sobrang ako excited dun sa isa pang 350 na lalabas ni Kanye, yung Yechiel. Yung black naman, no? Yeah. So, ako yun yung mga favorites ko. When it comes to Yeezys, kasi I have a strong preference for Yeezys that are a bit loud. Okay. Kasi kung plain color lang, madami na akong plain shoes. Magkakamukha na yun, sir. Marami na akong white shoes, madami na akong black shoes. So, pagdating sa mga hype, gusto ko yung maingay, yung agaw pansin. Alright. So, tapos yung Yeezy, how about Nike or Jordan? O gusto mo paghiwalay? Paghiwalay natin. Sige, Nike muna tayo, boss. Nike, paborito ko. Yung easy answer is to say yung Sakai. Kasi lahat ng tao yun yung paborito. Yung sneaker of the year ng complex eh. Anong complex? Pero alam mo, sobrang nag-enjoy ako dun sa sapatos ni G-Dragon. Air Force One, yung Peace Minus One na Paranoise. Kasi sobrang fun i-peel off nung upper, yung experience lang of opening it up and seeing what the design is. Yung story behind yung sapatos na yun, nung wala pa si G-Dragon, apparently, pag dumadaan siya sa store ng Nike, nakikita niya Air Force One, yun yung pangarap niyang sapatos. Wow! So, Living the dream pala siya. So nung naging sikat na siya, nung naging K-pop, mega, super, whatever star na siya, and he had the chance to work with Nike, pinili niya ulit yung Air Force One. So yung kwento lang, diba? At the same time, yung art is apparently his way of expressing na culture and art is supposed to drive a society forward. So, ako sobrang bilib lang ako dun sa... And I'm thinking yung comfort level niya okay din. Oh, it's an Air Force One. Kasi, I mean, you can't go wrong with an Air Force One. Suot mo siya sa MAC all day. Oo, oh, pinaglaan talaga. Inabuso niya pa ako. Pero sobrang gusto ko siya. So, yun yung sa Nike. So, Jordan, medyo split ako eh. Siyempre, yung easy answer is to say anything Travis Scott. Yeah. Diba? Pero sa totoo lang, alam niyo kung ano yung Jordan na sinusuot ko pa ulit-ulit. I can't remember if it's the Jordan 6 or 7, pero yung sa pata. 6 yun, di ba? Pata. 6. 6 yun, di ba? Yung Jordan 6 pata. Sobrang gusto ko siya kasi brown. Yeah. At the same time, sobrang komportable ng Jordan 6. It's if not that, yung all black na Tinker Hatfield na Jordan 3. Okay. So, yung dalawa na yan. Oh, either yung pata or yung Tinker. Hindi kasi it would be a disservice for me to say na yung Travis Scott. Hindi ko nga sinusuot eh. Nandun lang siya sa taas eh. So, feeling ko, yung dapat sabihin ko, yung sinusuot ko talaga. Hindi lang kasha sa akin yun, sayang. Oo, di ba? Benta ko na lang. Yeah. Ano yung favorite pickup mo na hindi Yeezy, hindi Jordan, hindi Nike? Baka mas ibang stress brand ka sa sagot ko. Sige lang. Hindi luxury brand. Except luxury brand. Sabihin ko na sana yung Louis Vuitton. Alam mo yung Louis Vuitton mo eh. Except luxury brand. Well, sobrang ako nag-enjoy sa World Balance. Yun. Yung Invictus, sobrang inabuso ko yung Invictus na yun. Tsaka yung Star Wars collaboration nila was nice. World Balance. Tsaka pwede Adidas. Oh, sige. Yung Ultra Boost 20 tsaka Ultra Boost 19. Ako na yata yung feeling ko, ako yung Pilipino ngayon na may pinakamadaming Ultra Boost 20. Binili ko sila lahat.
Kakalabasan ng Ultraboost. Oh, binili ko yung puti, binili ko yung itim, binili ko yung blue, binili ko yung orange. As in, lahat ng Ultraboost 20 na meron na kulay, binili ko lahat. So, Adidas. Baka naman. Baka naman. Most anticipated release, nabanggit mo na yung isa eh, yung black na Yeezy. So, bukod dun, ano pa? Yeezy ulit, 380. Wala pa ako eh. Ah, asar okay. Na asar na ako eh. Kung meron sa inyo nanonood na may size 12 to 13, mag-PM na lang kayo sa IG. Naghahanap ako. So, ang offer ko ay 30,000. O, nag-offer na ako ha. So, 30,000 for the Yeezy 380 Alien size 12 to 13. Parang awa nyo na. Para naman may ma-vlog akong Yeezy 380. Parang lahat ng YouTuber, vlinag na siya. Meron na. Oh, vlinag din ni Manuel. Vlinag na ni... Sinira na nga ni Manuel. Sinira na ni Manuel. Pag di nyo pa napapanood yung video ni Manuel na yan, panoorin nyo. Sobrang alas. Okay. Ang dami nangyari yung 2019, boss. Pick lang one highlight ng 2019. For the sneaker scene? For the sneaker scene. Or siguro, in general, sa YouTube, ano mo, YouTube, YouTubing, ano mo tawag dito? Career. YouTube career mo. Siguro, pinaka-highlight sa akin is one, yung studio. So, where we are now. So, I had the dream of making a separate YouTube space. And being able to put it together, dahan-dahan ko siya napupuno, nagkakaroon na ng bare bricks, nagkakaroon na ng hype stuff, naaliw ako sa kanya. So, papupuno na ng bare bricks tong studio. So, sobrang naaliw ako dito sa studio na to. And it's a space for me to not just shoot my own videos, but also to collaborate with other YouTubers like you. I've met so many people because of this studio and worked with so many people from sila Sean, sila Manuel, sila Nars, sila Tomenes, sila Aludia pumunta na dito. Ang dami na. Ang dami mga artista na nga pumunta dito na nag-shoot eh. Ginamit lang isang kwarto. Si ano yan, si Darren Street ba yung si Darren Espanto pumunta na dito, si Julie San Jose pumunta na dito, si James Reed nag-shoot, ang dami na talaga nag-shoot sa studio na to, so sobrang nakakatuwa na hindi ko inakalang ito be as big as this, diba? So, di ko nga lang pinagkakitaan kasi hindi ako nag-charge ng rent, so so with everything that happened itong highlights ng 2019, sa 2020, yung pwede mo lang i-disclose, ano yung, what in store for Carlo Ople, the YouTuber, wow, for 2020? Carlo Ople, the YouTuber, diba? In 2020? Well, nag-enjoy pa naman ako, so tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. So, as long as I'm having fun. Yun nga yung secret eh, when people ask me, how do I find the time to do this while managing other things, while having a day job, and having, you know, being married, the big reason why I'm able to do it is because I enjoy it, diba? So, dahil enjoy na enjoy ako ginagawa ko siya. It doesn't feel like work. It doesn't feel tiring. I'm excited to do it every day. And at the same time, I think I'm at a level na kaya ko na siyang gawin na mabilisan. So, hindi na siya as, I mean, effort. Yeah. So, basta bigyan mo lang ako ng camera, bigyan mo ako ng topic, upo ako, kaya ko na makipagkwentuhan. So, nandun ako sa part time. So, sobrang ako nag-enjoy. Small YouTubers, yun ang goal natin lahat, ha? Enjoy lang. Basta ang secret dyan, ano, fast is better than perfect. Okay. Don't let perfect be the enemy of good enough. Nice. Parang gano'n. Nice. Ito, Boss Carlo, bukod sa sneakers, you also do tech. Mm-hmm. So, ano naman yung highlight mo pagdating sa tech side? Ito, yung pinakamagandang camera for vlogging. So, ito yung Sony RX Mark 7. RX 100 Mark 7. Diba? Kaya ako siya gusto. Kasi dati, meron ako yung Canon M6. Tapos prior to that, I had the Canon 80D ba yun? O D80? 80D. Complete with the Gorilla Pod. So gusto ko dito sa RX 100 Mark 7. Sobrang lightweight. Sobrang ganda. At the same time, yung sensor niya, parang sensor ng mirrorless or sobrang mas mahal na camera. But at the same time, sobrang portable. Sobrang daling bitbitin. And alam mo yun, pwede mo yung hagis-hagis. Yun nga lang, sobrang mahal. Nasa 75,000 yata siya for the setup. But para sa akin, ito yung pinaka-ideal. Kasi unlike other people, pag nag-shoot sila, naka-manual, di ba? Sobrang nalang bubuting tingin. Ako, ano ako? Team Auto. Team Auto. Team Auto. Basta matino siya tingnan, okay na. So ako, sobrang paborito ko ting tech so far for 2019. Alright. O, Boss Carlo, galing ka ng SneakerCon Osaka. Ano ngayon yung, sa tingin mo ba, makakaya natin sa Philippines yung ginagawa ni SneakerCon Osaka? Oo, dahil sa mga taong katulad ni Big Boy. So, si Big Boy, as long as he keeps pushing for more collaboration, as long as he keeps supporting more streetwear brands na local, eventually, you get to see more artists, more brands who are very much active in the local space. So, what's important is, sana mas maraming Pilipino mag-support ng local brands. Oh, yeah. Which napansin ko nung Manila Sneaker Expo, ang daming tao nakasuot ng local brands. From DBTK to, ano ba yung mga, Sick, diba? Secret Fresh, ang daming tao naka-Secret Fresh t-shirt. Dati, ang outfit of the year, yan o, yung COS, Uniqlo. Parang lahat ng tao yan nasuot eh, di ba?
nung Manila Sneaker Expo, parang uniform nila yung Secret Fresh. Tama, diba na t-shirt? So, sobrang nakakatuwa na mas maraming tao embracing local branded shirts. So, kung meron nanonood dyan na local brand, na kaya kopyahin yung Carhartt, yung quality ng tela, tsaka yung pocket tee. Team Carhartt. Bibili ako sa'yo. Susotin ko yun. So, kasi ito yung paborito ko eh. Yung gusto ko kasi dito, more than the simple design, yung tela. Yeah. Ang ganda niya eh. Hindi siya yung parang gildan na sobrang nipis. Hindi kasi karamihan ng mga shirts ngayon, gildan na printan eh. Diba? Wala, I'm not, alam mo yun, I'm not banging on people who do that. It's just that I really prefer yung gantong tela. So kung may mga local streetwear brands na gagawa ng shirts, kaya nyo kopyahin yung quality ng tela ng Carhartt, may customer na kayo. Diba? Yun. So actually si Boss Biggs, nabanggit niya, kasi galing siya ng Culture Cartel sa Singapore. So mukhang balak niya i-replicate yung culture cartel. Kayang-kaya niya yun. Kayang-kaya. Very excited for the community. Sobra. Oh, it's such a vibrant place to be in. And a big part of that community are content creators like you. Like us. So hopefully we see more YouTubers become more successful. Sana ma-monetize din ni Ray yung channel niya. Sana. Para kumita na siya ng pera, di ba? Sana. Malapit na yan. Ilang hours na lang ba? 1,600 ako ngayon. Eh. Konti na lang yan. Konting tiyaga. Dapat kasi araw-araw ka naglalabas. Dapat araw-araw ka naglalabas, Ray. Oo. Oh, talagang pinangaralan sa sariling sa vlog ng ibang tao. But seriously guys, if you haven't subscribed to Ray yet, please do so now. Sobrang ganda ng content niya, sobrang chill, tas may bilis din maintindihan at sobrang awesome. Yun. Ayun lang muna guys. Maraming salamat sa mga nanood and hopefully meron tayong mga napulot na lessons from the boss, Boss Carlo Ople. What's up? That's it for now. Peace. What's up? God bless.